Hi mga guys, welcome to my channel. I'm here again. Same. Actually, this video is all about the caregiver kasi yung video ko na tungkol magkano ba yung sahod sa ng caregiver dito sa Japan is marami siyang views, and also I received personal message sa Facebook ko and then sa of course mga comment also. So ngayon sasagutin ko yung iba and i-share ko rin sa inyo. Okay, mga guys, ang unang tanong is saan ba ako nag-aral? Nag-aral ako ng caregiver dito sa Japan. It takes 6 months kasi nga long-term yung kinuha ko dahil may trabaho ako. So, every Sunday lang ako pumapasok. And nag-o-offer din sila ng short-term, which is 3 months. Mga guys, nga pala ngayong November 2018, yung school ko is nag-o-open na sila, nag-a-accept na sila ng new student. So, ilalagay ko yung link dyan sa baba. And of course, the picture kung paano kayo maka-apply or maka-enroll sa school, lalo na sa mga Pilipina na nandito sa Japan na willing magtrabaho, willing mag-aral as a caregiver. Kung malapit kayo sa lugar na to, kontakin niyo yung ilalagay ko na person sa baba and enroll na kayo, makahabol pa kayo. Of course, tawag dito, parang napansin ko din sa website nila na sa mga Pilipina or Pilipino dyan sa Philippines, i-check niyo yung website nila, explore niyo mabuti kasi para silang tumatanggap ng mga Filipino caregiver from Philippines and then they sponsored going here to Japan. Explore niyo yung website, guys, ilalagay ko yung sa baba yung link. And okay, another question. Excited, no? Another question for me is, kung eto guys, kung male and female na caregiver po ba hinahanap dyan sa Japan? Or female caregiver lang? Of course, male is okay as long as you can speak, read, and you can speak, read Japanese language. And you have a caregiver license, kahit bakla ka. Kayang-kaya mo pumasok dito. And number two question is yung mga Filipinos from UAE, Dubai, saan pa yung Middle East na yan, nagtatanong sila sa akin kung paano ba mag-apply ng caregiver sa Japan. So, yun talaga, kasi sa totoo lang, wala akong alam na agency dyan sa Pilipinas kung saan kayo pwede mag-apply. Ang maisishare ko lang sa inyo is kung anong qualification talaga, number one talaga is Japanese. Kasi more on ang Hapon dito, lalo na matatanda, alagaan nyo, hindi sila marunong mag-English. Hindi nila ina-accept yung English yun. And kaya kailangan talaga marunong kayo mag-Japanese. Tapos meron nagtanong sa akin, ano po ba yung uunahin ko? Caregiver na pag-aaral or ni Honcho na pag-aaral? Ang advice ko sa'yo, unahin mo Japanese. Kasi ang Japanese language, it takes time, it takes year para matutunan mo yan kasi napakahirap mag-aral ng Japanese. So, yun mo nang unahin mo kasi ang caregiver, sa susunod na yan, madali lang yan. Alaga-alaga ka lang, titingin ka lang ng mga matatanda dyan sa school mo, madali lang yan. Actually, napag-aaralan mo naman yan everyday sa life mo, para nag-alaga ng bata. So, mas unahin mo ang Japanese language kasi sa mag-aral ka ng caregiver, or if you want, pwede mo silang pagsabayin. Pero syempre, yung utak mo, maguguluhan. Diba? For advice ko lang sa inyo, mas unahin niyo yung Japanese language kasi yun ang pinakamahirap than to study a caregiver. And tanong ko lang, and then my question is, kung may natitira pa ba? Ayun. May natitira pa ba dun for saving? I mean, hi Miss Wanda, ngayon, ask ko lang po, gusto ko lang malaman regarding sa sahod, in flat 90k, may natitira po bang savings? It depends on you guys, kung paano nyo tipirin yung pera nyo. Ang 90k na yan is sisiw lang yan dito sa Japan. So, nasa sayo yan kung paano mo tipirin, paano mo i-budget yung pera mo kapag nandito ka na. So, hindi ko masasabing may matitira o may mauubos. Nasa sayo yun.
Nasa sa'yo yun kung paano mo i-budget. For example, bibili ka ng pagkain, gusto mo unigiri lang, magkano lang yung unigiri dyan, haki yan, hindi, survive ka, makatipid ka, o huwag kang palagi gala ng gala, huwag kang pumunta sa mga Disneyland, sa mga ganyan, mahal-mahal ng mga pamasahe. Number one talaga dito sa Japan, mahal-mahal ng pamasahe, mahal-mahal ng entrance fee. So, depende sa'yo. Okay, eto, tanong ko lang, gusto ko sana mag-aral. Saan ba pwedeng mag-aral dito sa Japan? Gusto ko rin sana mag-apply bilang caregiver. Okay, I put the website, the link downstairs. Check mo na lang. And, ayun. And, may nagtanong din sa akin kung ano ba daw yung requirements pag nag-aral ka ng caregiver dito. Actually, of course, number one, pag dito mag-aral, kailangan mo ng visa, proper visa. Yun lang naman ang requirements eh. Wala namang ano. Of course, ni Honcho. Kasi mga teacher mo, mga pinag-aaralan mo, is nakalagay lahat sa Japanese. And hindi sila nagsasalita ng English. Kaya palagi akong hawak si cellphone, si Mr. Google, Uncle Google yung aking kakampi. So, ano pa ba yung question na dapat kong isagutin dito? Ayun, siguro yun lang muna. Ayan, hi Wanda, saang agency ka naka-apply sa Pinas? Actually yun, wala akong agency na in-applyan po sa Pinas kasi dito na po ako nakatira. Yung agency na sinasabi ko is para lang yun sa mga permanent visa or legal visa or proper visa dito sa Japan, which is nagbibigay sila ng mga trabaho sa mga Pinoy or any kind of citizenship dito sa Japan. So, hindi rin sila nag-sponsor from Philippines going here. And of course, ayan, kailangan maging fluent kayo sa Japanese. Ano pa ba yung mga tanong nyo? Kapag may tanong kayo, guys, i-ano nyo lang ako. I-message nyo lang ako kasi lahat naman yan sinasagot ko. So, the reason why I make this video is gusto ko lang i-share sa inyo kasi ang hirap ilagay sa comment box and sa ano na yung name ng school ko and yung website nila. And ngayon, nga sabi ko, November, mag-i-start na sila ng new class. And explore niyo yung website nila kasi they offer yata from Philippines going to Japan. Okay? And advice ko lang sa inyo is, number one, kahit nursing graduate kayo and you have license, kahit na malaki experience niyo sa pagiging nursing sa Japan, sa Pilipinas, and you want to apply here as a caregiver, they didn't consider that. Kailangan niyo pa rin mag-aral, kailangan niyo pa rin makakuha ng caregiver license here sa Japan. Yun nga guys, I put the link below, my school and the person that you need to contact, my teacher, my sensei. So, if any question, just put comment below and I will answer to you one by one. So thank you for watching.